Okay, tuloy po tayo mga kapatid at buksan po natin sa panalangin. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo po ang aming devotion. Ikaw po aming maging kalakasan sa aming mga kapatid at ikaw po Panginoon na maghari sa amin sa iyong mga salita na amin pong pagbubulayin sa oras na ito. Pati po sa mga awitin, samahan mo po kami. Ikaw po lamang ang maitaas at maluwalhati. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. At ituloy po natin sa awiting ito na ako'y binago niya. Tunay na ang Diyos po ang nagbabago ng ating buhay. Amen. Praise God.
Praise God. Purihin po mga kapatid sa napakagandang awitin na iyan na tunay na tayo ay binago ng ating Panginoon. At binigyan po tayo ng katiyakan na sa langit pupunta at merong buhay na walang hanggan. Purihin ang ating buhay na Diyos. At sa ating pong pagbubulayin mga kapatid ay matagpuan po natin sa 1 Peter chapter 2 verse 24 ng NIV version po yan, no? New International Version. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabi po sa talatang to sa wikang Ingles, He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at siya po ang magpapala nito. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa MECQ pa rin. At marahil ay pwede po itong ma-extend. Depende na po kung aprubahan po yung panibagong budget dito, mga kapatid. Dahil na-extend po ang MECQ at pwede pong ma-extend po uli. At kung hindi naman po, ay babalik din po tayo sa GCQ. At nandyan po mga kapatid yung panahon na tayo po ay parang wala na pong katiyakan mga kapatid, ano? At nandyan pa rin po yung question natin kung paano na ang buhay, paano po tayo magpapatuloy na ito. At tras abante po tayo, GCQ, MECQ, ano po ang mangyayari? At yung pong inaasahan nating maaring galing sa ibang bansa, ano po, na Russia, na vaccine, ay hindi pa po fully tested yon. At nakakatakot po, tayo po ang, kung bibigay po sa atin, ay parang sinasabi po ng Russia, okay, ito, meron na kami vaccine, pero testingin nyo muna, kayo mauna, mga kapatid. Ano? Napaka-delikado po yon, ano? At sa mga kababayan po natin. At sana yung nag-testing, yung gobyerno muna nila ang mauna kung talagang epektibo yung vaccine na yun, ano? At pagdating po sa ating gobyerno, at kung sigurado po yung ating gobyerno sa vaccine na yun, de sila na po muna mauna, lalo na po yung Department of Health siguro. Sila muna mauna kung talagang sigurado sila. Sila muna magpatusok, kagaya po nung sa Dembaxia sana, no? Sila muna nagpatusok. Yung mga anak muna nila, ang tinusukan nila nung Dembaxia na vaccine. Eh, pinauna po nila yung mga kababayan. Bakit hindi po yung mga anak nila? Eh, kasi po, wala po silang tiwala ron eh. Alam po nila yung talagang sitwasyon. Yun po nakakalungkot, mga kapatid. Kaya ipanalangin po natin yung vaccine na yan, ano? Na hindi po tayo ang third world country ang lagi pong ginagawang testingan ng mga virus, na, ng mga vaccine na ito at mga gamot. Tinetesting muna sa atin. At pag okay, walang side effect ay tsaka itutuloy. At yun po yun, nakakatakot po yung mga bagong gamot na libre. Mga kapatid, baka tayo po ang testing ground niyan, ano? Siyempre po, tao po ang pinaka-final testing niyan. Di naman po hayop, sa hayop ginawa yung vaccine na yan, kundi para sa tao. Kaya tao po talaga ang tetestingin. At maramihan. At sino po yung tetestingin ay maramihan, mga kapatid? Eh malamang yung mga nangangailangan na wala pong pera at mahirap at talagang kapit sa patalim, yun po yung bibigyan niya. O sige, libre na ito. O gamitin nyo. Hindi natin alam, nung mga gumagamit na yun, ay sila yung ginagawang testingan. Ano? Buti sana kung okay ang resulta. Paano pag hindi po okay? Imbis na mabuhay, mamatay po yung pasyente o yung may sakit. Mga kapatid, yan po yung ano, yung kawalan ng katiyakan diyan. At may mga bansa po sa Asia na sila na mismo nagde-develop para tiwala sila. Sa yung vaccine na yun ay talagang pagkasigurado ay sila gagamit. At hindi na sila nagtitiwala sa ibang bansa. Ewan ko lang po sa ating bansa sa Pilipinas kung meron pong ginawa o binuo na mga scientist natin na gumagawa po ng vaccine at pinondohan po sana yun. At hindi po kinokontra, ay mahirap po pag kinokontra mismo, paano na po yun? Alam ko po ang mga kababayan natin, mga Pilipino, pinagpala po tayo ng Diyos. At meron pong mga doktor dyan, mga scientist na mahusay, mga galing, maaaring binigyan ng Diyos din ng talino na yan
para gawin po yung vaccine na yan. At hindi po malayo na Pilipino po ang talaga makagawa ng vaccine na tunay po, no? Yung tunay na hindi po makakamatay sa pasyente, kundi mabubuhay po. Ngayon, habang nintay po natin nyo, kung meron man po noon, ay ito na po yung sigurado sa spiritual side naman po ito, mga kapatid. Ano? Ito pong 1 Peter 2:24. Ito, sigurado po itong vaccine na ito, spiritual vaccine po ito, sa kasalanan at sa karamdaman. Dual po yan, no? From sin and sickness and diseases. Ano po, no? Sa mga sakit at karamdaman at sa kasalanan din po. Sabi po ni Apostle Peter, patungkol po rito sa ating Panginoong Yeshua, He Himself bore our sins in His body on the tree. Sino po yon nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa puno, sa kahoy? At yan po tinutukoy walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, napako po sa krus ng Kalbaryo, tumanggap ng parusa ng isang kriminal na tao, bagamat hindi po siya kriminal, ay yung kasalanan po natin ang kanyang dinala. Sabi po ron, He Himself bore our sins in His body on the tree. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos ay sinugo ng Ama, yung kanya mismong anak. Mantakin niyo po, anak po ng Diyos yan, bugtong na anak. The only, one and only Son. Nag-iisa pong anak ng Diyos yan sa kanyang pagiging Diyos. Siya ang DNA po ng Father na nanatili po sa anak. Eternal po yan, noong pa po yan, nang simula pa po yan, nandiyan na po yan, mga kapatid. At mantakin niyo po, no, ay sabi niya sa kanyang anak, anak, bumaba ka sa lupa, magkatawang tao ka, dalin mo ang kasalanan ng mga tao upang sila ay maligtas sa kasalanan. So alam naman po natin ang istorya, mga kapatid, na dahil po sa kasalanan, tayo po ay napahamak. Tayo po ay nagkaroon ng kamatayan at dahil po sa kasalanan, at sa kamatayang bunga nito, ay nagbunga na rin po at kumalat ang kamatayan sa buong sanlibutan at ang tao po ay namamatay. At sa magitan po ng mga sakit, karamdaman, ito po ang ikinamamatay natin. At syempre, meron din pong mga aksidente, mga sakuna, at mga katandaan. Pero numero uno po yan, mga kapatid, araw-araw po may namamatay sa sakit. Ayan po, no? At meron din naman po sa sakuna, sa mga krimen, may namamatay din po, mga pinapatay. Pero ito po yung torture sa atin, yung mga sakit, mga karamdaman, lalo na po, bata pa po tayo, hindi pa po dapat, bakit nagkakasakit? At yung sakit na ito na nakamamatay, ay namamatay po sa murang edad. Meron pong mga bata, meron pong may edad, at meron po talagang may edad na talaga. Ayun po siguro, pwede nating sabihin, 80 na yan, 90 na yan eh. 100, okay po yan, ano? Siguro, pwede na po natin, talagang kinuha na siya. Pero po yung, ano, yung 18 years old, 19 years old, 20 years old, no? 30, 40, mga ganyan po yan, no? Life begins at 40, eh. Sa iba naman, life begins at 60, kasi senior. Wala pa pa nga pong senior, no? Na, una na. At, nakapangihinayang, mga kapatid. Ano pong pumatay doon? Kalimitan po ay pinatay po ng sakit, ng karamdaman. At yan po ay bunga po yan ng kasalanan. Ang root cause po nito ay yung sin na sabihin natin ay galing po sa panunukso ng Diablo. Kaya ang mastermind po nito, ang demonyo, hindi po ang Diyos, mga kapatid. Huwag po nating dinlangin ang ating sarili sa mga bagay na yan at isisi sa Diyos, mga kapatid. Dahil meron po talagang demonyo, meron pong Satanas, totoo po siya, evil spirit, demons, anghel po yan. Dati pong anghel yan, Lucifer ang pangalan. Lucifer. No? At siya po ay naging Satanas, tawag po sa kanya ay alias po niya, mga the dragon, the serpent, the great dragon, ayan po yung mga tawag sa kanya, no? Okay, the tempter, ayan. The accuser, ayan po yan. Ayan. At from the beginning, nagkasala na po yung ang Diablo. Siya po ang unang nagkasala at promotor ng kasalanan, mga kapatid. At dinamay po niya ang unang tao. Dahil ng unang tao po, wala pong karamdaman, wala pong sakit, wala pong aksidente, walang sakuna. Wala pong kamatayan, mga kapatid. May sipon, wala sila eh.
mga kapatid, kahit na wala silang damit to, na hindi naman dapat silang mahiya dahil wala po silang malisya dahil mag-asawa naman po sila. At hindi nila kailangan ng damit to dahil yung environment po ay perfect. Hindi po malamig masyado, hindi sila giniginaw. Hindi naman po sila naiinitan, tamang-tama lang po mga kapatid. At napakaganda po ng pagkakalikha sa tao noong panahon na yon. Mga kapatid, ano? Perfect po in the image of God, created in the image of God. Eh kailan po pumasok tong kamalasan sa tao? Nung nagkasala po sa magitan ng po ng panlukso ng ahas, ayun po ay ang diablo. Totoo po ang diablo, mga kapatid. Kung gaano katotoo ang Diyos, totoo po ang diablo. Meron po yan at nandyan po yan. At minsan pag-aralan po natin at ishare ko po sa inyo. Purihin po ang ating Panginoon. At dahil nga po sa amparusa, ang tao po ay naalipin sa kasalanan, ang ginawa po ng Diyos, ipinadala po niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kailangan po magkatawang tao. So yung form ng God, ng being God, iyan po ay sinakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao po siya. Nag-anyo po siyang tao. Ayan. Pero Diyos po siya. Nag-anyo po siyang tao. Nagkatawang tao at nagkaroon ng laman at dugo. Pero wala po siyang inherited sin. Kasi galing po siya sa Holy Spirit. Through the Holy Spirit ay nag-conceive po si Mary. Kaya tinawag po siyang Virgin Mary. At wala pong sin. Sinless po and holy ang ating Panginoon. At siya po ay Diyos. Nagkatawang tao. At sa kanya pong pagkakatawang tao, mga kapatid, nilimitahan po niya ang kanyang sarili. Bilang Diyos, bagamat siya po ay anak ng Diyos. Alam po ng mga demonyo yan. Kaya pag nakita po siyang demonyo, siya sa ito ang anak ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa mga dito, tumahimik kayo. At para hindi po siya mabulgar na anak ng Diyos na galing po sa demonyo. Hayaan natin ang Panginoong Hesus magsabi, mag-reveal sa mga tao. Hindi po ang demonyo. Kumbaga ano po eh, kumbaga sa pelikula eh, spoiler eh, no? Yung mga demonyo noong araw na yan. Kaya pinapatahimik po niya. At i-revel po niya sa mga alagad niya. Sabi nga ng alagad niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yun po yan. Anak po siya ng Diyos. Mayroon po siyang authority, mga kapatid, nung siya po ay nandito sa lupa at bilang anak ng Diyos. Kaya nga po, mga demonyo, takot na takot po sa kanya. Kaya lang, yung mga tao na ministeryohan ng ating Panginoon, nasa ilalim po ng kasalanan. At yun po ang punot dulo, yung ugat. Ang pinag-uugatan nito, yung sin. So, paano po matulungan tayo ng Panginoon? Kailangan yung kasalanan matanggal po sa atin. Paano po tinanggal ng ating Panginoon? Kinuha po niya yung kasalanan natin at dinala niya sa kanyang katawan. Kanino pong kasalanan na yan? Sa lahat ng tao po. Buong isang katauhan po yan. Mula po kay Adan at retroactive po yan. Ibig sabihin, ang epekto po niyan ay past, present, and future. Ayun po yung pagkaintindi ko. Bahala na po kayong magpasensya sa akin sa term kung mali po yung term ko na retroactive. So, ang sabi po dyan, He Himself bore our sins in His body on the tree. So, yung kasalanan po natin, dinala niya. Ngayon, kung dinala po niya yung ating kasalanan, pati po yung epekto nito ay dinala niya. Ano po yung epekto ng sin? Eh, yung kamatayan. Kaya nga po, yung kamatayan na epekto po ng kasalanan, bunga po ng kasalanan niya, yung kamatayan, kinuha din po niya. Kaya ang Panginoong Jesucristo, natural, namatay sa krus. At yung kanyang pagkamatay, inalay po niya yung kanyang buhay. Kusang loob po siya. Ibinigay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi po diyan, so that, kaya niya kinuha yung kasalanan, so that, dinala niya yung kasalanan. Siyempre, yung parusa nito, kasama yun, di ba? Ang kamatayan, humahabol po sa kasalanan. Nakadikit po talaga yan. Equals yan eh. Sin equals death. Ganun lang po yan. And death, of course, manifested through many ways. No? Aksidente, okay, old age, lahat na po yan. And particularly, yung karamdaman. At yung karamdaman, yan po yan po yung pumapatay sa atin sa hindi pa dapat na panahon. Ayan, alba, bata pa po. No? Dapat po ang age natin na tayo ay mga 80, 90, mga ganyan, 100. Dapat po 100 eh, para meron tayong 100,000 sa gobyerno, no? Pag umabot po tayo ng 100 years old, bakit hindi po? Ayan po yan, mga kapatid. So, so that, sabi po rito, we might die to sins and live for righteousness. So, para tayo po'y mamatay na sa kasalanan
at mabuhay sa katwiran. Ibig po sabihin, para mapalaya po tayo sa kasalanan at mamuhay na po tayo ayon sa katwiran ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Pwede po tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos kung tayo po'y mamamatay muna. At paano tayo mamamatay? Hindi po literal na tayo mamamatay, you know? Physically or what? Ang kamatayan po na yan ay kamatayan po dahil sa kasalanan na kinuha na po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, dahil sa kasalanan natin, tayo ay namatay ng kasama niya. So that we might die to sins. So tayo po ay namatay na, nung ang kinamatay po ni Kristo, kamatayan po natin. Kaya tayo po ay namatay na sa kasalanan. Ibig sabihin po, namatay na sa kasalanan, ay nabayaran na po yung parusa ng kasalanan na kamatayan. Kaya tapos na po ang kasalanan. Wala na po siyang epekto sa atin dapat. Okay? Kasi namatay na po tayo, kasalanan. Nabayaran na po yan. Baka matang actual na nagbayad ay si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yeshua. Siya po ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya bayad na po yan. Ano kabayaran? Kamatayan po. Kaya po siya namatay para sa lahat ng mga tao. Ngayon, yung kung namatay na po siya, yung epekto nito ay wala na. Ano po ba yung epekto nito, mga kapatid? Yung mamuhay tayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Ngayon, pwede na tayong mamuhay ng matuwid. Pwede na po natin tanggihan ang kasalanan kasi namatay na po yung kasalanan sa atin. Pinatay na po yan ni Kristo sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Namatay na po yung kasalanan na yan. Kaya ang kasalanan, hindi na po kailangan maghari sa atin. Dati po kasi naghahari sa atin, hindi natin mapigilan yung bisyo, yung pagnanasa ng laman. Pag inabot ka yan, talagang gagawa ka ng kasalanan. Parang addiction na po talaga yan. Hindi natin makontrol, nature na natin. Ngayon, namatay na po yung old nature na yon ng kasalanan. Dahil kay Kristo, namatay na po siya. Tayo po namatay kasama niya. At yung kamatayan na yon, yun nga po yung epekto ng sin, yung parusa. Kaya, naparusahan na po tayo. At namatay na po tayong kasama ni Kristo. Si Kristo nga lang po ang tumanggap ng actual death. At kaya nga po, nung namatay na ang ating Panginoon, namatay na po tayo sa kasalanan. Kaya yung kasalanan, wala na pong power sa atin. Wala na pong epekto sa atin. Ano po yung epekto? Yung kamatay, wala na. Kaya nga sabi po dyan, and live for righteousness. Ngayon po, tayo po ay meron ng buhay at buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Lagi ko pong sinasabi. Ito pong buhay na masagana, hindi po yung ibig sabihin gagawin ka milyonaryo ng ating Panginoon. Huwag po kayo maniwala doon sa mga nagtuturo noon. Okay? Ang sabi po doon, prosper. Okay? Magiging prosperous po tayo. Ibig sabihin, ang yaman po natin, mga kapatid, ay hindi po nasukat ng material. Ang yaman po natin ay spiritual. Ang yaman po natin, spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Ibig sabihin, yung pagpapalang spiritual po, yung po yung natanggap natin. At pwede rin po tayo na magkaroon ng pagpapalang material. Hindi po tinatanggal din po yon, mga kapatid. Pero hindi po yon ang tinutukoy na lahat tayo magiging milyonaryo o mayaman. Kaya gaya nga po ng panalangin ni Haring David, ayaw po niya, bagamat mayaman siya, ay ayaw po niya na masyado at ayaw naman niyang mahirap. So tamang-tama lang po, mga kapatid. Okay? Yung tamang-tama lang po sa atin. At kung kayo pinagpala ng yaman, ay gamitin niyo po yung yaman na yan para makatulong po kayo sa mahihirap. Ganun lang po yon at sa gawain. Ang mahalaga, mga kapatid, yung epekto ng kasalanan, yung pamumuhay sa kasalanan, hindi na po tayo. So hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan, kundi sa katwiran. Kaya na po natin tanggihan at mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos, sa kabanalan at sa ayon po sa katwiran. Dahil yun po ang magiging buhay na natin. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabuhay muli, binigyan niya po tayo ng bagong buhay, buhay na walang hanggan, buhay na masagana, hindi po buhay na mayaman, ano po, buhay na masagana. Ano po, hindi po tayo nagkukulang, yun po yun. Yun lang po yun, mga kapatid. At may extra pa, right? Pwede po naman din yun, mga kapatid. Okay? So, ito po yung buhay na gusto ng ating Diyos para sa atin. Ayan. Kaya nga po, yung kasalanan, ayaw po ng Diyos sa atin na mamuhay tayo sa kasalanan, mamuhay tayo sa bisyo, mga kapatid. At para po mamuhay tayo sa katwiran, kailangan mamatay tayo sa kasalanan. At magkaroon po tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ayan. At syempre, yung bunga po niyan, ano po yon? Yung mga karamdaman, ay tinanggap din po ni Kristo yan sa kanyang katawan. By His wounds, yung mga sugat naman niya, yun po ang para sa ating kagalingan. By His wounds, you have been healed. Yan pong wounds, sugat po yan. At yan po ay physical po yan.
Hindi lang po spiritual yan, physical. At lahat po naman, under ng spiritual. So, sa spiritual na mundo, kasi under po niya ang physical. Kaya hindi po pwede natin sabihin na ang physical hindi kasali. Kasali po yan, mga kapatid. Kasi ang physical world, under po tayo ng spiritual world. Spirit, soul, body po ang tao. Niligtas po niya ang tao. Spirit, soul, and body. Okay. Ngayon, yung His wounds, you have been healed. Yung sa magitan na sugat, tinanggap ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga latay ng sugat niya, pagkatusok sa kanya, yung kanyang tinik, corona, no? Yan po yung mga sugat na yan. Lahat po yan ay tinanggap ng Panginoon para gumaling po tayo. So, paano po tayo gagaling sa kanyang mga sugat? So, yung mga sugat po niya na tinamo, kaya nga po niya tinanggap yan para gumaling tayo. Para ano pa po yung mga sugat niya kung di tayo gagaling sa sakit natin? Eh, lahat po yan, kasama po yan. Nandyan po yung cancer, lupus, leukemia, diabetes, high blood, sakit sa puso. Okay, sakit sa atay, cancer sa atay. Ano pa yan? Cyst, ano? Sa gallbladder, cyst sa lahat. Kidney, lahat na po yan, ano? Pancreas, lahat na po yan. Sa utak, lahat na po ng klaseng sakit. Dinala na po ng ating Panginoon yan. Upang tayo, sa kanyang mga sugat, ay magsigaling po tayo. At past tense na po yan, is once you have been healed. Pinagaling na po tayo ng Panginoon. So, tatanungin nyo ako, eh bakit may mga tao may mga sakit pa rin, mga kapatid? At tanungin nyo rin, bakit may mga pupunta pa rin sa impyerno? Bakit po? Kasi hindi naman po automatic ito na magiging totoo sa lahat ng tao. Nangangailangan po ito ng pananampalataya. Sabi po ng Biblia, ay repent and believe the good news. Ito po ang good news. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Repent and believe. Unless you repent, you will die. Mga kapatid, may requirement po kasi. Lahat naman po yan, mayroon requirement. Napakadali naman po ng requirement. Ano po yon? Repent. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, simple lang. Sabihin natin sa kasalanan, ayoko na. Kabit, ayoko na sa kabit. Ayoko na sa kasalanan ito. Ay, ganun lang po, ayoko na sa bisyo na ito. Ano po ba yung pinakamatindi niyong kasalanan, mga kapatid? Meron ba kayong babae? O sabihin niyo doon, ayoko na ng pambababae. Yung po pinakamatindi niyo eh. Ano ba pinakamatindi mo? Yung paglalasing. O ayoko na maglasing. Pinagsisisihan ko na to. So ang pagsisisi, mga kapatid, hindi yung saying sorry. Ang pagsisisi po, yung tatalikuran mo na yung kasalanan mo. So susuko mo sa Panginoon. Ayaw ko na to, Panginoon, sa iyo na. So tatanggalin po ng Panginoon 'yon. So hindi mo nagagawin 'yon. Ganun lang po kasimple 'yon, mga kapatid. So ano po ba yung pinakakasalanan mo? Ikaw ba ay babaeng nagbebenta ng aliw? Ayaw mo na yon, pinagsisisihan mo na yon. Ang pagbebenta po ng aliw, pwede po yan sa internet, mga kapatid. Alam nyo na po yon. Ibig kong sabihin, no contact, no? Pero nakikita, ayon po yon. Nagbebenta po siya ng aliw sa kanyang katawan. At yan po yan. Kung yan po yung kasalanan nyo, pinakakasalanan mo yan. Ito yung pinagkakakitaan ko, bigay mo yan sa Panginoon. Yung nga ibang tao, namamalimos eh. Hindi naman nagagawa na, napakahirap, mamalimos, nabubuhay eh. Tayo pa, di ba? So, alam ko, bibigyan ka ng Panginoon ng ibang trabaho na malinis. So, kung ano po yung pinakamatindi mo, pag nasuko mo yung pinakamatindi mong kasalanan, lahat na po yan sasabay na, mga kapatid. Nasabay na po yan, maniwala kayo sa akin. So, yung pong pinakamatindi, isipin nyo, yun lang. Isuko nyo na po yun, lahat na po yan sasabay na. At sabihin nyo sa Panginoong Jesucristo na kayo nagsisisi sa iyong mga kasalanan, at patawarin po tayo, sabihin niyo po ng personal yan, hindi po ako magsasabi sa Panginoon, kundi kayo. And then, pag sinabi niyo po yun, ay manampalataya na po kay Kristo. At tanggapin niyo po si Jesus na siya po'y anak ng Diyos. Siya po ang Mesiyas, ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Siya po'y Diyos, nagkatawan tao. Kasi po ang pangalan po ng Panginoong Jesus sa original ay Yeshua. Ang ibig sabihin po ng Yeshua sa Hebreo, ay God is our salvation. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Sino si Kristo? Kristo, Yeshua, Diyos. Kasi yun po yung pangalan niya. So ang pangalan niya ay God is salvation. Sino po si Jesus? God is a salvation. Diyos po siya na nagliligtas sa atin. Ganun lang po yun. Kasimple mga kapatid. Hindi naman po dalawa ang Diyos, tatlo. Iisa po ang kanilang pagka-Diyos. Pamilya nga po sila. Lagi ko po sinasabi yun. Hindi po yan dalawang Diyos na nagkita. At sabihin natin, maging mag-ama na lang tayo, hindi po. Talaga po mag-ama na sila in the beginning pa. At kasama po ang Holy Spirit. Tatlo po sila sa iisang pagka-Diyos. Iisa po ang pagka-Diyos nila, mga kapatid. At ang Espiritu Santo ay sinasabi po, Espiritu ni Jesus Christ. So tanggapin po natin
si Kristo at ang Holy Spirit, ang Espiritu ni Jesus Christ, ang siyang papasok po sa atin. At pag tinanggap po natin si Kristo, ang Holy Spirit ay papasok po sa atin, sa pananampalataya po yan. At tayo po'y magiging tunay na mga anak niya. Bibigyan po niya tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. At sa ating at sa kanyang mga sugat, gagaling po tayo sa ating mga karamdaman. By His wounds, you have been healed. At sabihin po natin sa Panginoon, pagkatapos po nun, tanggapin natin siya, ay, Panginoon, pagalingin mo po ang aking mga karamdaman. At salamat, Panginoon, dahil by your wounds, I have been healed. I-claim na po natin. Sa magitan ng iyong mga sugat, Panginoon, 2,000 years ago, pinagaling mo na pala ako. Salamat, Panginoon, at tinatanggap ko po ang kagalingan ng aking katawan. Kagalingan, una, ng aking espiritu, ng aking kaluluwa, at ng aking katawan. Package deal po yan. Ang salvation po ay whole man, buong tao. Ano po yung buong tao? Espiritu, kaluluwa, at katawan. At ang epekto po sa ating katawan dito, ay pauna lamang po yan, ay yung kagalingan ng ating mga karamdaman. By His wounds, you have been healed. Magpasalamat po tayo sa ating buhay na Diyos. O aming Amang Diyos sa langit, salamat po ng marami. Dahil napakabuti mo, dahil kami ay tinubos mo na sa aming mga kasalanan at sa kamatayan na bunga nito upang kami, Panginoon, ay mamuhay na sa katwiran dahil ikaw ay nabuhay muli sa ikatlong araw upang kami bigyan ng bagong buhay, buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Salamat po sa katwiran na binigay na kami ay namumuhay na ngayon, na pwede na po kaming mamuhay ng matuwid, mamuhay sa katwiran, sapagkat wala na pong kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan sa amin. Kami ay namatay na kasama mo sa krus ng Kalbaryo. At nung ikaw ay nabuhay muli, nabuhay na po kami muli. Kami may bago ng buhay, Panginoon. At ang katawang ito ay naalay po namin sa iyo, gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian dito sa lupa, kagaya sa langit. Kaya nga po, Panginoon, ang aming mga karamdaman ay inaalay din po namin sa iyo. Binibigay na po namin sa iyo upang iyong tanggalin. Dahil tinanggal mo na po, kinuha mo na po ito sa magitan ng iyong mga sugat sa iyong katawan, sa krus ng Kalbaryo, ay nangyari na po ito. We are healed. Tapos na po, Panginoon. We are healed. Kaya ngayon po ay nagpapasalamat po na po kami sa kagalingan ng aming karamdaman. Maging cancer man to, salamat Panginoon, pinagaling mo ng aming cancer. Salamat Panginoon, pinagaling mo ng aming leukemia, aming lupus. Salamat Panginoon, pinagaling mo ng aming mga cysts, mga liver cysts, kidney, lahat po yan. Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa aming gallbladder, stone, gallbladder cysts, lahat po yan, pancreas, lahat po yan, lahat ng karamdaman. Nagpapasalamat na po kami sa kagalingan ng aming diabetes, sa kagalingan ng aming high blood, sakit sa puso, sakit sa baga, maging sa COVID-19, ay pinagaling mo na po kami at pinoprotektahan sa karamdamang ito. Nawala na pong karapatan ng kamatayan at kasalanan sa aming katawang ito sapagkat ito'y tinubos mo na, Panginoon. Pinagaling mo na, Panginoon. Sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, kami nagsigaling. At doon po, sa krus ng Kalbaryo, ay kinuha mo na ang aming, dinala mo na ang aming mga kasalanan at kami namatay na kasama mo. At nabuhay kang muli, kami may bago ng buhay. At nabuhay din po kaming muli. At kami may bago ng buhay kasama mo, Panginoon. Salamat po, ang aming buhay ay sa iyo na. Gamitin mo po ito para ipahayag ang mabuting balita sa mga tao upang sila ay tumanggap ng iyong kaligtasan at kagalingan. Sa magitan ng pagsisisi at pananampalataya ay tanggapin po namin ang biyaya mong ng kaligtasan, ang biyaya mo ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Salamat po, o aming Amang Diyos sa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon dahil hindi lamang po niya pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya sa kamatayan, kung hindi tayo rin po ay pinagaling na sa ating mga karamdaman sa magitan ng kanyang mga sugat na natamo doon po sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Napakabuti po ng ating
buhay na Diyos. At para po sa ating awitin, ay hindi po tayo magsasawang purihin ang ating Panginoon. Amen. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Sa lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, alam mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sarima sa araw-araw. Hindi ako magsasawa. Sa lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa
Praise God, purihin po ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa atin hanggang pong hanggang bukas pong muli. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Praise God.